Hey guys, may ipinto pala ako sa inyo tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko noon. Alam nyo, para sa akin yung pinakamasakit na hindi ko makakalimutan talaga sa buong buhay ko, yung pagkabigo mo. Na pagkabigo mo na hindi mo inaasahan, na akala mo yun na. Pero teka lang ah, pagkabigo, hindi yan pagkabigo sa pag-ibig, kundi pagkabigo na maabot mo yung pangarap. Kaya, kung gusto nyong malaman ang istorya ng buhay ko, kung paano ako nabigo sa aking pangarap na maabot ko ng aking pangarap, panoorin nila ito ang videos na ito. Simula pa lang nung bata pa ako, wala yun sa isip ko na mangibang bansa ako. Pero siguro, yun nga, sa paglaki ko, na nagka-matured na ako, mayroon ng saktong pag-iisip. Napag-isip-isip ko talaga na kailangan ko pumunta ng ibang bansa para at least unti-unting makaahon sa kahirapan. Kasi yung pangarap ko lang talaga is hindi sabi na yumaman, kundi makaahon ng aking pamilya, ang sarili ko, masuportahan ko ang sarili ko at saka yung pamilya ko. Na simpleng buhay lang, na hindi ka masyado nag-ihirap yung pamilya ko. Pero alam nyo ba, sobrang hirap sa aking pag-apply nun. Grabe yung mga pinagdaanan ko nun. Pagod, puyat, siksikan sa LRT, MRT, patungong opisina sa agency na pinag-a-applyan. Pag ka umalis, uwi ka ng gabi. Pero medyo ayos lang yung dati kasi yung isang kapatid ko andun sa ibang bansa, kaya siya yung nagsusuporta sa akin sa mga expenses ko na ginagamit ko sa pag-a-apply rin na papuntang ibang bansa. Yun ang pinakamasakit lang kasi nun guys, kasi yung nga urgent hiring yun. Bali, ang papasokan ko sana doon sa mga military hospital, Armed Forces King Fahad of Saudi Arabia. Kasi pinapaaral na sa akin yung mga tawag ng medicine, yung mga gamot, tawag ng pharmacy, kung ano yung kung paano ka sumakay ng taxi kapuntang pharmacy. Yan. Bali, pinag-aralan ko na yun. Tapos yung tawag ng langgana, bedsheet, mga higaan, yung mga basic lang ng mga ano, ng mga Arabic words. Yan, pinag-aralan ko na yun. At saka, syempre, talagang totoo naman talaga na sabi pag interesado ka sa bagay na yan, kahit gaano pa yung kahirap isipin mo, pero pag sinusubukan mo dahil interesado ka, madali ka lang matuto. Kasi yung time na yun talagang, ang bilis ko lang matuto, isang linggo lang para nakabisado ko na yung mga basic words lang na ginagamit dun talaga sa Saudi. Kasi yun ang sinabi sa akin sa agency ko. Yung direct hiring nga yun, at saka nung 2016, kasi 2016, September ako nag-apply, 2016, tinawagan ako ng December 2016 for interview ko sa agency. And then, pumasa ako sa interview, pinakuha na ako ng medical. Tapos yun, nagpamedical ako ulit, ay pinamedical ako kasi alanganin kasi yun, December kasi yun, magkatapusan ng December yun, kaya walang opisina. Kaya bumalik ako ng January 3, 2017 for medical. Kasi sabi sa akin ng agency, kailangan daw makaalis ako ng bago mag-end ng February 2017 kasi urgent hiring talaga yun. Ayun, nagpamedical ako. Siyempre, yung time na yun, kasi nagpirma na ako ng kontrata eh. Pirma na ako ng kontrata, 2 years, binasa ko na lahat doon. And then, yung passport ko na lang, waiting na lang yun kasi kung pumasa ako sa medical, siguro, yung passport ko siguro, yung tawag lang na dadalhin doon sa employer doon, tapos patataka na tayo ng visa, but yung tawag nila na ganun. Yun, nagpamedical ako, unang medical ko, bumagsak ako hanggang yun. Nakaabot ako ng 3 medical, wala talaga, bagsak talaga ako. Kaya di ko alam nung time na yun na akala ko kasi yun na yun eh. Akala ko
Kasi marami na akong pangarap na nabuo nung time na yun, na waiting lang ako sa medical ko, medical result, waiting lang ako. Parang sa isip ko, ito na yun. Parang matupad ko na yung pangarap ko. Marami na akong nasa isip ko lang na gusto kong bibilhin mga ganyan, mga ganyang bagay, plano ko sa sarili ko. Pero kaya nga sabi ko na napakasakit pala pag mabigo ka sa mga pangarap mo na hindi mo matutupad. Na sa inakala mo talaga na binuhos mo lahat doon, na yung sinakala mo na yun ay matutupad mo na yun. Pero hindi pala. Kaya alam nyo, yun talaga ang hindi ko makakalimutan, na yung time na yun na bumagsak ako, tapos na-report ako sa agency ulit. Yun, bali, winidraw ko na lang yung ano ko, yung passport ko doon, kasi nga, wala, tinawagan na nila doon yung ano doon, employer doon, na ako nga, hindi pumasa sa medical, mag-hire sila ulit, nakapalit ko. Kaya yun, masakit talaga, masakit. Alam nyo yung bumaba ako noon sa ano, pauwi na ako, para akong tanga, para akong, hindi ko alam, blanko yung pag-iisip ko. Wala akong pakialam sa mga sasakyan na dumaraan yun. Yung dalawang kamay ko, naka-sign yan. Kasi dadaan ako, tatawid ako sa kalsada. Kasi yung sa isip ko, parang, ano yung parang, na, anahan ako, tawag yan, yung natakpan ako ng pangarap, ayun na, parang natakpan ako ng mundo na parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya yun, simula noon, parang magtrabaho ako, paano-ano na lang ako magtrabaho, yung parang hindi na ako tumitino kasi nga, yun nga, kahit kong naiisip na pangarap ko na sana yun, tapos yun, ewan ko ba, pinagkait pa ng Diyos. Siguro nga, sabi nga nila, hindi talaga ata yun para sa akin yung time na yun. Kaya sabi naman ng kapatid ko, para makamubun ako, kalimutan ko na yun. Pero siyempre, para sa akin naman, hindi ko agad-agad yun makakalimutan. Siyempre, napagdaanan ko yung hirap kung paano mag-apply. Lahat napagdaanan ko rin. Pila-pila ka sa pagpa-medical mo doon. Step by step yung medical doon. Pila ka. Siyempre, sobrang hirap din magpa-medical ka. Kaya naranasan ko yung hirap din mag-apply. Kaya parang hindi ko matanggap talaga. Kahit hanggang ngayon, pag naiisip ko yung, pag nakikita ko yung ano ko, yung kontrata na pinirmahan ko, nakikita ko yung talagang laging naalala ko na siguro kasi 2 years ang book, 2 years kontrata sana yun. Kung 2017 umalis ako, malamang 2019 in kontra ko na. Kasi siguro sa isip ko, sabi ko sa sarili ko, siguro nagbago na yung buhay ko. Parang may na-achieve na ako sa sarili ko. Kaya ngayon, dito ako ngayon, totoo lang, wala pa akong na-achieve sa sarili ko, wala pa akong narating sa buhay ko, or naiipon man lang para sa sarili ko sa pinagtatrabahoan. Wala pa, wala. Totoo lang, wala akong naiipon. Kaya siguro kung magbibigay man ng Panginoon sa akin, sana, nagkasama ko sa kanya na sana, medyo bibilisan lang niya. Sana, hindi naman sabi na demanding ako, kundi sana ibigay na niya sa akin yung mga kahilingan ko, kasi kung sa hirap na pinagdaanan sa buhay, halos lahat nasubukan ko na yung hirap ng pinagdaanan ko sa buhay ko. Hirap na mawalan ng trabaho, walang budget, pag nag-a-apply ko. Kaya danas ko na lahat yan, kaya parang minsan gusto ko nang sumuko, pero syempre, yung nasabi nila, bawal sumuko habang may buhay ka pa, habang ano pa may panahon, may pag-asa pa tayo. Kaya yun lang guys, so napakasakit talaga na talagang habang buhay hindi mo makakalimutan na mabigo ka sa pangarap. Napakasakit isipin talaga. Sobra. Kaya minsan napapaluha na lang tayo na maisip natin yung mga nangyayari sa buhay natin, na masabi natin paano natin nalagpasan yung mga nangyayari sa buhay natin dati, na sobrang laki yung problema mo, tapos nga nito ka pa rin, lumalaban ka pa rin, naghahanap buhay ka pa rin, ganun. Kaya yun nga, sabi nila, magtuwa lang tayo sa Diyos, sa sarili natin. Kaya marami akong natutunan sa mga bagay na yan, na mga bagay na pagkabigo, na mga bagay na nabibigo ako. Dahil alam ko naman din sa sarili ko na pinaghirapan ko rin yun, pero wala, hindi binigay ng Diyos, hindi niya pinagkaloob sa akin yung bagay na yan.
Pero naghihintay pa rin ako na mayroong darating pa rin sa akin na magandang opportunity para sa aking sarili. Ayan lang guys, maraming salamat sa mga nanonood sa aking videos. Yun lang po ang aking karanasan sa pagtatrabaho ko, pag-a-apply ko ng trabaho na sobrang sakit, pagkabigo na hindi ko makakalimutan habang buhay. Bye-bye!